pagpapabalik sa mga binayad o ginastos ng mga pasahero na na-offload sa immigration, patuloy pa rin pinag-uusapan sa Senado na nauna ng sinusulong ni Senator Cheese Escudero. Balikbayad para sa mga na-offload dahil sa Bureau of Immigration. Kabilang yan sa mungkahi ng ilang senador na dapat paggamitan ng mga immigration fees at ibang koleksyon ng ahensya. Nakatutok si Salima Refran. Kostos na pinapapelis eh. Malaki na yung ginastos niya eh. Tapos ginaganito ho kami. Legal ho lahat ng papeles ng anak ko. Nanghinayang din po sa gastos. And the same time, parang walang chance makapunta doon. Gustong-gusto ko rin po sana makatungtong ng foreign land. Ilan lang ito sa mga hinaing ng mga pasaherong na offload o hindi nakasakay sa kani-kanilang mga flight palabas ng bansa. Sa datos ng Bureau of Immigration, mahigit 32,000 ang mga Pinoy na offloaded o hindi nakaalis ng bansa noong isang taon. Ang ilan, inireklamong dahil raw ito sa napakahabang pila at mabusising pagtatanong ng immigration. Inireklamo na rin dati ng ilang netizens ang paghahanap umano sa kanila ng kung ano-anong dokumento, kabilang ang diploma, birth certificate at maging yearbook. Dati nang sinabi ng Bureau of Immigration na wala pang 1% ang ino-offload nila o hindi pinapasakay sa mga flight dahil sa kakulangan ng dokumento o natukoy na posibleng mga biktima ng human trafficking. Kaya si Senate Committee on Finance Chair Senator Sonny Angara ipinapanukalang i-reimburse o bayaran ng BI ang mga na-offload na pasahero. Sinuportahan din natin ang panukali ni Senator Cheese Escudero na maglagay ng special provision sa budget ng Bureau of Immigration para magamit ang mga immigration fees at collections nito para ma-reimburse nila ang mga Pilipinong pasahero na napilitan gumastos dahil na-defer ang boarding o pinigilan silang makaalis ng bansa nang walang court order. Malaking tulong ito sa mga kababayan natin ng OFWs na nakasalalay ang kanilang hanap buhay sa kanilang paglayag. Pero proposal pa lang ito at hindi pa inaaprobahan. Wala pa rin mga panuntunan kung ano ang mga kondisyon para makakuha ng reimbursement at kung gaano kalaki ang ibabalik. Though nabanggit naman sa video na hindi pa ito aprobado dahil isa pa lamang itong proposal. Pero dahil nga patuloy itong pinag-uusapan at dinidinig sa Senado, umaasa tayo na sana ay maipatupad ito para mabigyan naman ng katarungan yung mga pasahero na legit traveler naman pero na-offload pa rin sa immigration. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!